ano ang pagkarga. According John 1:1 Proverbs, sinabi ng Diyos, pinadala kan dyan, sa pagsimula pa, ang Diyos ay salita at ang Diyos kasama ang salita. Sa lahat ng bagay ay nilikha niya mula sa kanya, binabigyan ito ng buhay at may buhay. Siya po ang nagliliwanag sa dilim, ngunit ang dilim hindi nag-aapi sa liwanag. Pag sinasabing ang salita ay Diyos is prayer, sa lahat ng bagay ay nilikha niya, bato, hangin, tubig, lupa, apoy, is kalikasan. Kaya nabigyan siya ng buhay at may buhay. Kaya pag ginamit natin buhay talaga, siyempre may dasal pa tayo, kinakarga natin dasal. Kaya ganito ang mga gamit, binabasbasan talaga kahit kalikasan yan. Pero may mga bawal din. Sinabi niya, ako ang nagliliwanag sa dilim, pero ang dilim hindi nag-api sa liwanag. Kaya nga, ang gamit, gamitin sa tama, kahit magamit niya ng mabuti o ang masama, hindi siya makapasok talaga. Kasi according John 1 Proverbs, sinasabi ni John nga galing ang mensahe sa Diyos nga ipapaano sa tao. Kaya nga ang kargada, babasahan mo talaga sa John 1 para ang i-empower mo sulod yun siya. Kasi ito ang tinatawag nga nature prayer. Kaya nga kakargahan natin ng dasal ang isang bagay at may mga bawal. Okay? Yung libon. Yan. Talagang sarado talaga siya. Wala talagang butas. Yung mga gamit na maasahan talaga. Nyog, apat ang mata. Nyog na pangkalahatan ang gamit. Legit na apat ang mata. Napakaganda nito. Tsaka bibihira yung ganito na bao na apat ang mata. Mahirap na pang-proteksyon at negosyo.
So yung ano no, yung apat ang mata na nyo, biniyak po natin yung apat ang mata sapagkat wala na po kasi siya sa baho, no? Natuyo na po siya. So lumilibis po kasi yung baho nito kapag ayan. Ayan na po yung apat ang mata. Ayan. Ayan na po. Ayan. Ang apat ang mata pala, no? Kapag ito'y yung biniyak na, siya po ay sirado sa loob. Ayan. Dapat ito sa loob, mayroon itong mga ano, mayroon itong makikita yung kanyang mata, no? Ayan. Dapat makikita yan sa loob kung mayroon siyang ano talaga, yung bang mata talaga. Pero siya po ano na, yan ay talagang sirado. Ayan. Wala po talaga siyang ano, bakat na mayroon po siyang mata. Ayan. Kahit ano pong hanap po rito, ayan, wala po talagang ano, wala po talaga siyang mata sa loob. Ayan. Sa labas may kita. Ayan. Meron siyang mata, no? Pero pagdating dito sa loob, wala pong makikita. Sirado talaga. Ayan. Kahit po yung ano, no? Kahit po yung itong isa ito, yung pinaka ano niya talaga. Regular niyang mata, no? Yung pinaka regular niya. Ayan. Kung titignan po rito, wala rin siya. Oh. Sirado rin. Ayan. So talaga napaka ano po nito, no? Napakaganda. Ayan. Sa mga mahilig po sa mga natawag na mga anting-anting. Ayan. Ito, napakaganda po nito na ano, no? Pang around siya. Pwede po siya sa ang discommunion sa barrel, sa mga matalas, matulis, ano? Yan, sa mga kulang barang, tigal po, palipad, hangin, tapik. Yan, napakaganda po nitong pansangga. Ito pong apat ang mata. Talagang siradong sirado. Hindi talaga mapapasukan. Yan. Katulad din po siya ng ano, no? Katulad din po siya ng one eye. Ang one eye naman, ano? Kapag ang one eye naman, kapag yung pinaka-isa niyang mata, pag sinundot po rito, tagus, katulad po halimbawa ng ganito, ano? Kung one eye. Ayan. Ito, wala talaga, oh. Tigas. Ayan. Yung isang mata ng one eye, katulad din po niyan, sirado. Kaya mainam din po siya, no, na pangontra. Ayan. Pero ito naman kakaiba, no, apat ang mata na talagang sirado talaga sa loob. Wala talaga siyang ano, hindi talagang kayang pasukin, ano. Ayan. So kaya po natin ito biniyak sapagkat kapag hindi po kasi binibiyak yan, yan po ay yung kanya pong bao numinipis. Yan, manipis na po yung baho niya, no, sapagkat hindi po natin na ano to, no, hindi po natin siya nabibiyak. So yung baho niya medyo numipis ng kaunti. Yan, medyo manipis na siya. So kaya naisipan po natin itong biyakin na apat ang mata para yung baho niya magamit pa rin, ano, kung anong paggagamitan po nito. Ayan, at at least eh, naagapan siya, no, na hindi siya nipis. Kasi ito po yung ano, no? Ayan po yung laman niya. Ayan, yung laman po yan ng apat ang mata. Ayan. So, napakaganda rin po nito, no? Ibilad po sa araw. Tapos, yung bang tuyong-tuyo na siya, no? Tapos, ilagay po sa garapa o sa buti, tapos lagyan po ng langis ng one eye o kombinasyon ng libon na napakaganda pong panghaplas, ano, lalo na sa mga katigati. Yan, napakaganda po dito. So ayan po yung laman ng apat ang mata. Ayan, at biniyak na po natin para hindi po magnipis ang kanyang bao sapagkat ang kailangan po rito, no, yung bao niya. Ayan. Talagang napaka bibihira po kasi ito, ano, bibihira po yung ganito na apat ang mata. Ayan.
So ayan, no, naipakita ni Commander yung kanyang apat ang mata na binyak. One eye na ba? Maganda sa negosyo.